Betimes. Okay. Betimes. Okay, no, maraming pong salamat sa nagbabasa ng salita ko ngayon. Pray na ito yung Jesus name pray. Amen. Muna po. Matakuan eh. Matakuan. Okay, mapuna po. Hello, nagre-red na siya eh. Oh, yeah. Ah, hindi na. Wag. Okay. Ulit tayo. Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction. Tapos ba natin ito? Medyo kapareho lang yun. Okay, yan. Poverty, alam yung poverty? Kahirapan. Ano yung shame? Kahihiyan. Ano yung sabihin ng kahirapan? Ano yung sabihin ng mahirap ako? Wala akong makain. Okay, walang makain. Okay? So, umutihan na pa kayo, wala naman nalas ganun, di ba? Pero, at least, yung gusto mong makain, di mo makain. Okay? And shame, ano yung shame? Nakakahiya. Ano yung... Kailan ba yung nakakahiya? Kumari, may ano? Diba? Parang ganun din. Pag mahirap ka, kumari kami, magkita-kita kami mga ano, high school friends. Ilang taon na kami, ano? So, iba, hindi pumunta na reunion. Hindi naman, again, hindi naman kailangan mayaman ka. Pero yung iba, minsan, yun ang dahilan. Sabi, yung may nagsabi sa akin, alala ko. Nagsabi, huwag natin pag-uusapan yan, ha? Nakahiya eh. Huwag natin pag-uusapan yung trabaho. Okay? Hindi may iwasan yun eh. Diba? So pag sa poverty and shame shall be to him that refuseth instruction. Ano yung refuse? Nabing refuse? Umatanggi na instruction. Parang ito yung ano nga natin last week, diba? Okay, kung sinasabihan ka, bata ka, ayaw mong sabihan. Ayun, lagi lang inuutusan. Ganun talaga, pag lumaki ka, ganun pa rin. Wala magbibigay sa'yo kung hindi ka nagtatrabaho. Sino ka? Diba? Hindi yung nanay-tatay mo, hindi forever mong nanay-tatay yan. Pag nawala na si nanay-tatay, paano na? Diba? Mga bata. O kaya, yun nga, ayaw na sa'yo yung nanay-tatay mo, nagsawa na sa'yo. So kaya dapat, mga anak, pag binibigyan ka ng instruction, lalo na salita ng Diyos, makinig. Okay? Kasi, ang mangyayari niyan, isa lang to, ha? Sa kamadalas na na-observe natin, pag itong batang to, bata pa lang, hindi marunong makinig, nang dapat niyang gawin, ayaw niyong makinig. Okay? Anong mangyayari sa kanya? Either maghihirap siya, or kasama na nun yung kahihiyan niya. Okay? So again, hindi ko sinasabing lahat ng mahirap ay masama, pero madalas. Pag talagang di ka nakinig sa nanay tatay mo, kailangan magsipag pala, mag-aral, okay? Maging mabuting tao, okay? Huwag magsinungaling. Ano pa yung mga dalas instructions sa inyo ng nanay tatay mo? Mag-aalam, mag-aaral ng mabuti. Pag-aalam pa lang, napapuntahan niya, maniwala kayo. Kaya yung iba din, no? pag medyo di ka nakapag-aaral, yung madalas maging trabaho mo, yung ano, ayaw mo maging mag-aalam, yung trabaho mo, puro sobrang galang ka naman. Kasi, ma'am, sir, ito po yung credit card. Hindi ka pinapansin ng mga tao. Kasi, mga credit card. Kaya Jollibee, gano'n. Again, di masama yun, pero kung matanda ka na, Jollibee ka pa rin. Actually, hindi nila tinatanggap yun. Diba? Yung makinig. Okay? Bakit, mga mabait mo nata itong mga to. Si, ano, si John Carl, mabait ba si John Carl? Makulit. Pero nakikinig ka ba sa magulang mo? Ganun yun. Eh si Ken, makikinig sa magulang, sa matatanda. Si Miguel, si Joshua, si Peter, si Rohan. Ha? Stephen? Si Banab? Ha? Hindi ka natutong makinig. Maghihirap ka at nakakahiya buhay mo. Hindi maganda yun. Hindi nakakatuwa yun. Sa akin siguro, din yung panadaranasan yan. Pero... Ang hirap nun. Pero yung kabaligtaran naman, ano sabi nito, but he that regardeth reproof
shall be honored. So, ang dami nadadagdag sa vocabulary niya. Ano yung sabihin ng honored? Kabaliktaran niyo yung sabi kanina, shame. Shame. Ay, nakakahiya naman si ano, Stephen. No? Pero pag honor, uy, Stephen, alam niyo ba Stephen? Doktor niya. Laki ng bahay nun sa ano, sa Pilibes, meron doon, baka meron doon. Tapos kaya tapos pag isang bilis yun tapos pag nakikita ka ng tao, sir ma'am doc pwede po ba doc, please naman doc, sir doc, sukli ko doc, huwag naman masyado doc, kung doctor pala. Okay, so pag binuhin niya yung but he that regarded the proof bago daw siya magkaroon ng honor, ano yung ginawa niya? Ano yung regarded reproof? Ano yung reproof? Kailalap niya sa 2 Timothy 3.16, di ba? Ano yung reproof? Pinapagalitan niya pag sinabi mali yan. Katulad ka rin ah. Huwag niyong gamitin ang pangalan ng Panginoon sa kalokohan. Kasi sa kayo, baliwala sa iyo yan. Pero pag nasanay ka ng ginagawa mo yun, di ba? Sa Hollywood, puro ganun. Ginagamit pangalan ng Jesus sa mura. Okay? So pag nasanay ka na, hindi mo na ma-differentiate yung banal sa hindi banal. Kaya magagalit siya, madalang magagalit siya, gano'n, si inagmura dito. Kami, hindi naman tayo mapagalit eh, pero pag nakita mo, mapapagalitan kayo. Kaya naipagkaibigan kayo sa bakla, kunwari. Ako. Kamaya, ano ba, nagmura kayo, hindi kayo sumunod. So kaya gano'n kaya, kaya lagi yung sinasabi kasi yung mga anak, mga bata, pag laki nyo, ganun din kayo dapat, magalang, matalino, madiskarte, okay, sa magandang paraan, ha, hindi naloloko ng tao. Kaya pag regarded reproof, ay, napagalitan ako ngayon, ano gagawin mo? May mali kang ginawa. Pag mali kang ginawa, ano nga, pag sinabing regard, yung sabihin nun, you don't consider mo, or hindi mo, syado nung ito, lagi nalang ganito. Hindi, dapat regalang mo siya kasi kinorek ka niya. Bakit kanya kinorek? Ayaw ka niyang magpatuloy sa mali. Yung nabi sabihin ng mga bata, okay? Amen. Ganun yun. Huwag yung tingnan yung tatay nyo na sigaw, siguro ang kulit nyo. May ako sinabihan ako, tanda ako na. Siguro may mali ka. Ganun lang. So, galangin mo, regard. No? Kaya at least pag-isipan mo, ba't kaya ako mali doon? Yun ang pinakalist na pwede mong gawin. Mali nga ba talaga? I-regard mo, hindi yung ha? Ayoko na dyan. Hindi ako nasabihin ng mali. Diba? Okay, so yun. Poverty and shame shall be to him that refuses instruction. Dapat makikita instruction, but he that regarded the proof shall be honored. So again, natuloy-tuloy yan. Dapat lagi nyo ginagawa na. Okay, bakit siya ang boss? Bakit hindi ako? Okay, siguro magaling siya. Medyo nakapwento siya. Ganyan yan eh. Si kuya, kuya na lang lagi, kuya. Eh, kuya mo yun eh. Nauna na siyang instruct bago ikaw. Tulad nito. Alam yung agwat mo kay, ano, kay Salin. 5, ang laki. Ikaw, ano yung agwat mo kay Banan? 4, ang laki. Nakikinig ka ba sa ate, ano mo? Hindi. Oh, ang laki nun, 4 years. Ito na, Stephen, Peter. Nakikinig ka ba kay Kuya Stephen mo? Dapat. Kasi apat na taon na siyang ininsta. Ikaw, baby ka pa. Okay, ganun din si, ano, si Miguel. Ay, kinig ka ba sa kuya mo? Ay, hindi naman siya tatay, pero kuya mo pa rin siya. Okay? So, makinig ka sa instruction. Next, the desire. Ano pa time natin? 5:36. 7 lang ba tayo? Tayo. Extend tayo ng ano, kakain naman tayo, okay? Okay, no, nakaisa na tayo. Dalawa, tatlo. The desire accomplished is sweet to the soul. Ano sabihin nun? The desire accomplished is sweet to the soul. Sabihin, pag may gusto ka gawin at nagawa mo, marami, gusto kong magluto kasi hindi ako marunong. So, gagawin mo is mag-aaral ka, magtatanong ka at gagawin mo. Ang naging accomplish mo, saya mo, di ba? Ganun yun. So, ano yung gusto mong gawin? Kaso mahirap. Ah, ito, mga ito, mag-aaral. Pag na-graduate ka, wow, di ba? Mati magulang mo. Masaya. Ano pa? Ayun, yun ang pinakasin ng bata eh.
But it is an abomination to fools to depart from evil. So pansinin nyo, hindi sila talagang totally parallel. Pero pag mga ganyan ang form dyan sa proverb, ibig sabihin niya, may pinapasok. Kasi napaka-obvious naman ng ano, pag nagawa mo, masaya ka, sweet to the soul. Hindi niya lang sinabing, but him that accomplished that is bitter. You know, gano'n. So may pinasok siyang iba, diba? But it is abomination to the fools, to depart from evil. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin mo ngayon, yung positive kanina, hindi mo maka-accomplish pag ikaw ay hindi nag-depart from evil. Kung sinabi yung depart is lumayo. So para sinasabi pala sa Proverbs na to, yung mga fool, kaya hindi nila maka-accomplish yung dapat nila maka-accomplish. At sila mismo gusto nila maka-accomplish. Gusto mo maka-accomplish yung pero hindi maka-accomplish kasi hindi ka lumalayo dun sa dapat mong layuhan. So ito, napaganda yan sa mga bata na naman. So parang kanina, ang nga, reklamo sa'yo ng magulang mo, ayaw mong sumunod. Hindi mo maka-accomplish yung dapat mong maka-accomplish. Kaya gusto ng magulang mo, maging malusog ka. Ikaw rin mismo, gusto mong malusog. Pag gusto mo, pag naglalaro ka, talagang, naman na, di ba? Hindi ka pagod na pagod. Mabilis ang pagod. Eh, pinapakain ka. O, kumain ka, kumain tayo, hindi ka kumain. So kahit gusto mo maglaro, hindi mo na kaya maglaro. Bakit? Hindi mo kinain. Hindi mo sinunod yung dapat mong sunodin. So ano ba? Eh, kung ba si Stephen, sinasabi ng mga pangarap niya, sana ako din, may sariling ano, ganyan-ganyan. May sarili din ako ganyan-ganyan. Kasi mag-aral ka. Okay? Pag laki mo, ay wala akong ganito, wala akong ganyan. Bakit kaya? Marini-realize mo, ito yung sinasabi niyo. May mga bagay na ayaw, ito yung nakaka-hinder sa'yo, yung katamaran, diba, yung hindi pagsunod sa magulang, dapat pala, magaling ako sumunod. Hindi ka lang dapat sumusunod, magaling ka sumunod, alam niyo ba yun? Kasi mayroon na ito, sa tabaw, ganito ha, o, lahat kayo sumunod sa akin. Lahat sumunod, pero yung iba, mabilis, yung iba, magaling, yung iba, hindi masyado mabilis, yung iba, hindi mabilis. So, sino yung magpapalain dun? Siyempre, yung magaling na mabilis pa at maayos. Tandaan niyo, mga bata, kaya sabi dito, pag ikaw, yung mga dapat mong layuan, di mo nilalayuan, yung gusto mong ma-accomplish, sayang, no? So, anong kabaliktaran ng sweet to the soul? Bitter to the soul. Kaya makakita ka niyo, mga tao, no? Hindi natin inaano sila, pero kaya nga, para sa mga kabataan to, nakakita na ba kayo ng ganun? Na bitter sa buhay, sa mga kanilang, ano? Kasi hindi nila na-accomplish yung gusto nila ma-accomplish. Hindi ko sinasabing magpakamatay ka na, hindi ganun. Sa Panginoon, lagi may pag-asa. Pero, still, kailangan natin matutunan yung bakit minsan sila galit. Konting bagay, ano agad. Oh, so tunga na tayo. Mga ganun lang eh. Hindi mo alam yung pinagdadaanan nila, pero madalas ay hindi. Pinagdadaanan sa buhay yun. Hindi, may kilala akong ganyan. Huwag ka na gumaya. Diba? Madalas yun, di lagi, pero madalas. Madalas yung mga mainit na ng ulo, may pinagdadaanan nyo, may meron silang binapasa na, okay? Tapos, parang nadagdag ka pa. Eh, yung mga bata, kailangan magtsagaan natin yan. Pero pag medyo mabigat na yung dinadala natin, sa ating pala, problema pa lang natin sa personal, mabigat na, tapos dadagdag pa yung anak natin, kahit dapat nating mali yan, minsan. So, ganun yan, mga bata, nagdadaan nyo ba yun? Eh, dapat, bata ka pa, paghanda mo na yun. At, dahil hindi mo pwede, hindi ko naman gusto talaga yung mga kan eh. Hindi ko naman gusto yun. Nasabi mo sa akin yan. Diba? Ayun, hindi ko naman gusto mag-travel eh. Okay din yun. Pero kahit sabihan mo sobrang spiritual ka, ano yung kailangan mong gawin? Gusto mo maglingkod sa Diyos. You don't realize, kailangan mo rin ng resources, ng pera minsan. Diba? Yun ang totoo. Kaya matuto kayo mga bata. At yung mga enjoy din na bata, no? At least, tanggapin na natin yun. Kung nandun tayo sa gano'n, kasi mangyayari tayo sa church, lagi may ganyan. Ako, marami akong postage sa buhay. Okay? Pero hindi ko nasisisiyan ng Panginoon doon, hindi ko nasisiyan yung magulang ko, natanggapin ko na lang, at sinabi nyo, ngayon, alam ko na. So, naaalala ko, habang tinuturo ko ito, alam ko na. Kaya ngayon, mga anak ko, kaya pag tinuluan kayo, ba't kaya galit na galit si tatay sa ganitong bagay? Pag naging tamad, puro games. Kasi alam niyo na tatay na yun yung pala naging
mali niya rin. Yun yun. Okay? Okay, mga magulang niyo, huwag mo sisihin. Kaya kasi, apply mo na lang agad sa sarili niyo. Na kailangan palang lumayo na ako doon nung una pa lang. Kaso hindi nangyari. Kaya ngayon hindi lumakomplish yung aking gusto nga akong. Okay, so time na pala. Dalawa lang tayo. Okay na rin yan. Pero solid naman yun, amen? Amen. Mga bata, kailangan nyo magsikap at magtiwala sa Panginoon at makinig ng instruction. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa pagkakulis sa amin, Lord, sa kaisayahan niyo, Panginoon. Nawa, magpatuloy kami dito. Huwag kaming tama rin, Lord, sa Bible quiz para minsan ng iba is nasa walang bahala na lang, nasa lang sa Mother Church, Lord. Pag wala na rin pag-asa, Lord, ano man ang feeling nila, na hindi nila ako gusto, Lord. But instead, Lord, huwag kami kasiyahan, Lord, sa pag-aaral, talo, manalo. Please, panalo kami pag kami nag-aaral, Panginoon. We pray na kapatuloy kami, Lord, excitement sa Bible quiz, Lord, ganun sa pag-aaral sa lita, Panginoon. Lagi naman, ako ito'y inautunan, may resolve rin, mahasa lang sa mga kaluro, Panginoon, sa kapatay niyo, Lord, kay Mrs. Lord, na may Lord, na nakatawa hindi, tapos kasi niya na ang kakay ng pag-aaral sa pag-aaral. Jesus, may we pray. Amen! Amen. Okay, kainan po tayo! Kainan na! Stop muna.